akin yan. Akin yan. Subukan niyong kumain ng kumain. Huwag kayong magbawal. Impacto din ang aabutin mo. Ganun din sa salita ng Diyos. Tumatanggap tayo, nagre-respond tayo. Naintindihan niyo po yung prinsipo ng pagtatanim? Maraming simbahan ngayon, tinuruan ang mga tao makinig. Tinuruan ang tao umaten, pero hindi para maniwala. Dito ang tinuturo natin sa Grace of Life, makinig, maniwala, at sumunod. At ang pagsunod sa Diyos, hindi ho simula sa labas, simula dito. Obedience starts here. Pag naging lifestyle mo yung paghahandog at pagbibigay, kapatid, yan pinapakita mo na no famine, no crisis sa buhay mo. Pag kayo pupunta sa church, bago kayong pupunta na ang dala nyo, sarili nyo lang. Sarili mo na nga ang dala mo, wala ka pang dala. Yung iba nga, sarili na nga lang ang dala. Late pa. Sarili na nga niya lang ang dala niya. Hindi niya pa maayusan ang sarili niya. Alam niyo, pag titignan mo itong mga perang ito, sa Panginoon, wala naman to eh. Pero ang nakikita dyan ni Lord, hindi yung value ng pera mo, yung obedience mo. Yung pagsunod mo eh. Huh? Sino may naintindihan? Yung obedience mo doon sa word. Matagal na panahon tayong nadaya eh. Ha? Yung magsimba lang tayo, tayo upo, sumayin nyo ang Panginoon, sumayin nyo rin. Tignan mo, kahit na nga lang pagtanggap o ng kapayapaan, nagtutulakan pa. Sumayin nyo kapayapaan, sumayin nyo rin. Tignan ninyo, sinong tumanggap sa kanilang dalawa? Wala. That's the principle there. No peace. Ang pagtanggap sa salita ng Diyos, you should be what? Lively. Akin yun. Resentful. Pagdating ng offering, maniwala ang kapatid, nagtatakimpi niya ng bayan. Yung iba, nagpaspat. Bakit? Kasi tayo mga Pilipino, hindi tayo naturuan magbigay. Ang itinuro ng mga magulang sa atin, kumabi. Kumuha. Ang makakuha. Hindi maging giver, maging taker. Dito, kaya ako kayo tinuturoan pagbigay. Why? Yun yung principle sa labas. Yun yung principle sa labas. Meron akong taong kinausap minsan. Hindi niya ako kilala. First time ko lang siyang mali. Hinarap namin mag-asawa. Hindi ko siya kilala ha. Hindi niya rin ako kilala. Alam niyo po? Pagharap namin, nag-offer ako sa kanya. Bago kami mag-usap, mayroon akong binigay. Alam niyo po, yung tao. At tataas ang boses eh. Pagdating sa akin. Bumaba. Tumaya. Bakit? Yung sabi ng Bible, gifts open door. Sa Panginoon lalo. Oo, naghandog tayong times natin ng offering. Maraming ako nakita, hindi nag-offering. Bakit hindi kayo prepared? You know, every time when we come to God, prepare yourselves not only to worship, but to offer. Paghahandog yun sa Diyos. Gusto natin blessed na blessed tayo. Gusto natin tiklarahan tayo ng tiklarahan. Pero maghandog din tayo sa Panginoon. Ito, tuturuan ko kayo ng tama. Kung ang tao may famine dahil sa bread at water, at ang pinakamatinding famine ay ang words of God, ito ang prinsipolo ng buhay. Pag nagharap ka sa Panginoong Diyos, maglaan ka na ng handog mo para sa ikapo at offering. Maglaan ka na ng handog mo para sa word.
Huwag niyo mong i-mimisap yun sa buhay niyo. Lahat ng word dito na narinig natin, word yun para sa ating buhay, para mag-manifest, mangyari, hindi para lang marinig. That's the word. Living yun, buhay yun. Ikaw sa buhay ko. Sabihin mo nga sa katabi mo, kailangan may mangyari sa buhay. Hindi ka expectator. Hindi ka listener lang. Do it and believe it. Tingnan mo ha. Ano sabi ng Panginoon? Your Heavenly Father already what? Knows all your needs. Bigyan ko po kayong halimbawa. Ako at ang asawa ko may pinagdadaanan kaming sitwasyon. Pero hindi kami tumitigil sa pagtatanim. That's the principle there. Sabi ni Lord, already knows all your needs. Seek the kingdom of God. Ano daw dapat gawin? Seek the kingdom of God above all else. And live what? Righteously. And He will give you what? Everything you need. Ano daw ibibigay ni Lord? Everything. Ano daw ibibigay ni Lord? Everything. Idideklara ko yung everything ngayong gabi. Yes. Lahat ng kailangan mo, kaya bigay ng Diyos. Amen. Receive that everything. Amen. Yung everything, yung lahat na yun sa buhay mo, mangyayari. Alam niyo, itong pagpunta nyo ngayong gabi, hindi ito walang kabuluhan. Sa Diyos ito na pahalaki. Spiritually, you are blessed. Amen.